Bakit? Anong problema ko sa'yo? Mamaya, malalaman mo problema mo. Sige. Yo, what's up guys? Kamusta na po ulit kayo dyan sa Pinas? So, yun lang guys. Gusto ko lang magbigay ng reaction tungkol sa video na to guys. Inislow mo ko dun sa may part na kita niya naman yung tipong talagang bubuno talaga siya guys ng baril. Wala. So, sinasabi naman ng mga tao doon na wala daw talagang baril. So, kung wala siya palang baril, guys, bakit siya pumorma ng ganun? Diba? Siyempre, itong si kuyang pulis o itong si kuyang sundalo, siyempre, anong gagawin niya? Diba? Kayo man ang lumagay sa sitwasyon. Ha? Ni kuya yung bumaril, anong magiging reaction nyo? Hahantayin nyo pa ba na makabunod siya? Hahantayin nyo pa ba na maunahan niya kayo ng putok? Tsaka pa lang kayo gaganti ng putok? Or magtatumbling-tumbling muna bago kayo gumanti ng putok? Parang pinikula. Parang ano yung parang si Cardo. Ay, nako guys, naglabasa na naman ng mga tanga guys, no? Yung mga tangang nagko-comment ng yung mga bobo na hindi talaga marunong umintindi na wala sa ganoong sitwasyon guys. Marami na naman naglilitaw na naman, no? unang-una na dyan guys si Risa Hontivirus. Itong virus na to guys, ito yung virus na wala pa ang coronavirus, eh nagpapahirap na sa bansa natin, no? Huwag nyo kakalimutan to guys, ito ang kaisa-isahang senador na hindi pumirma sa pagbibigay ng ayuda tungkol sa yung bayanihan at mayan, na tuwing makikita nyo ang mukha ni Hontivirus sa inyong mga TV screen o sa inyong mga mobile o sa inyong mga cellphone guys, tuwing makikita nyo ang pagmumukha niya guys, huwag nyo kakalimutan guys, ito yung kaisa-isang senador na hindi pumirma sa pagtulong sa pagbigay ng ayuda sa mga kababayan natin mahihirap. Eh, huwag nyo kakalimutan yan guys, no? O, balik tayo doon sa topic. So kung ikaw yung nasa ganung sitwasyon guys, natural. Kagaya nga sinabi ng presidente natin, no. So ito guys, pakinggan niyo muna yung sinabi ng ating presidente. My orders are sa police pati military. Pati mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Alam mo, we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate my soldiers to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. Ngayon, pag kayo ang na-detain, bahala kayo sa pagkain ninyo. So yun guys, no? Bakit kapag mga sundalo guys ang napapatay? Kagaya nito, meron na naman, no? Meron na naman nung una, Pollen 44. Ngayon, Pollen 11 naman. Itong mga sundalo na ang ginagawa lang naman nila guys, no, namimigay sila ng mga ayuda
doon sa Sulu. Tapos tinambangan sila, inambus pa sila, no? Pinagpapatay pa sila. No? Bakit pagka ganun ang nangyayari, guys? Itong si virus, may minsan hindi man lang nag-comment about doon, no? Hindi man lang ipinagtanggol o wala siyang pakialam, guys, pagka sundalo ang namamatay. Pero kapag ka, yung mga kupal na mga pasaway ang namatay, guys, to the rescue siya. No? Anong klaseng utak meron itong virus, hunti virus na to, guys? No? So alam na this, guys. Pagkatapos ng termino, guys, no? Alam na natin kung saan ang kalalagyan to, diretso to sa basurahan, guys. Sigurado 'yan. Lahat ng mga senador diyan na walang pakialam sa mga mahihirap, no? Yung pansariling interest lang ang iniintindi, guys. Diretso na natin sa basurahan yan. So, balik tayo doon, guys, sa nangyaring barila na yan, guys. Paano kung sundalo na naman ang namatay, guys? Wala na naman tayong maririnig kay itong kagaya, katulad nitong si antivirus na to. Wala itong pakialam, guys, sa mga sundalong namamatay, no? No? Mas may pakialam siya doon sa mga yung mga bobo, yung mga pasaway, yung mga salot. Mas meron siyang pakialam doon sa mga salot sa lipunan, no? Doon sa mga buwisit, doon sa mga pasaway, no? Pagka yun ang namatay at nabaril ng sundalo, talagang rescue to the box siya, no? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron tong si virus na to. Ako yung nanggigigil ako rito. Ang sarap nitong subuan ng tsinela sa bunganga, eh, no? No? Pagka may ganitong mga eksenang nangyayari, guys, lumalabas siya sa lungga niya at saka siya magpupuputak, no? So, ang sarap niyang subuan ng... Ako'y nagigigil talaga ako rito. Pag ito nakita ko ng personal, baka subuan ko ng ano to, eh. Ang sarap subuan ng tsinela sa bunganga nito, eh. So, guys, alam na natin kung paano ang gagawin natin, guys, sa susunod na election, ha. Mas maging wise na tayo, guys. Nakita na natin ngayon kung sino ang dapat at hindi dapat ibalik sa pwesto. Okay? Sana, guys, sa mga ganitong pangyayari ngayon, no, na mga hindi maganda, meron tayong natututunan na pwede natin gamitin, no, sa mga susunod na pagpili ng ating mga iboboto sa darating na election sa 2022. No? Obserbahan natin, guys, kung sino ang mga senador, no, na karapat dapat na ibalik. Para naman maging maayos na itong bansa natin, guys. Nakakaawa na ang bansa natin, sa totoo lang. So, yun lang, guys. Nagbigay lang ako ng konting reaction, guys, doon sa pangyayari, no? Na bago natin, guys, husgahan yung isang pangyayari, obserbahan muna natin mabuti, no? So, malaking bagay, guys, yung ginawa ng isang mamang pulis na nag-video siya. Kung hindi siya nag-video, guys, malamang sa alamang itong kawawang pulis natin na nagsasacrifice, guys, ang magdudusa na naman. So, yan, mabuti naka-alerto na yung mga kapulisan natin sa mga ganitong eksena, no? Kahit na wala silang kinakabit sa katawan na body cam, at least may cellphone sila na pwede nilang. So, napaka-smart ni Kuya. Saludo ako sa iyo, Kuya, no? Buti naisip mo agad na videohan yung mga ganyang pangyayari para at least meron kayong pang-depensa, no? Yun ay magsisilbing inyong pinaka-pang-depensa ninyo para hindi kayo mabaliktad. So sana laging ganun. Pagka may ganitong mga eksenang hindi maganda, kailangan naka-ready lagi ang camera. So napakagaling ni Kuya, no? Nakabuti na videohan niya kagad. Paano kung ang nangyari ay nabaril yung sundalo at sundalo namatay, guys? Walang pakialam mo ang mga dilawa na yan, no? Wala silang pakialam sa mga sundalo namamatay, guys, na nagbubuwis ng buhay ngayon itong panahon na to. O hindi lang, dati pa marami ng sundalo ang namatay ng ganun-ganun na lang na hindi malang napapansin ng yung mga dilawa na yan. Yung mga taing dilawa na yan, mga buwisit. So,
So sana lagi tayong handa sa ating mga camera, guys, no? Hindi lang sa mga sundalo, no? Kahit na mismo tayo mismo, guys. Kapag may mga ganitong pangyayari na pipredict nyo na may mangyayari hindi maganda, yun, guys, ready nyo yung inyong camera. Para at least, ayun, napakahusay na ng ating technology, no? Mas nakikita na natin agad yung mga katotohanan kung ano talaga totoong nangyari. No? Lagi tayong aware, guys, sa mga nangyayari sa paligid natin. So yun lang, guys. Thank you again for watching. See you again on my next video. Bye-bye.